Natalo rin si Pilandok. Kilala si Pilandok sa kanyang pagiging tuso at mapanlinlang. Katunayan, madalas na panlinlang o panloloko ang ginagamit ni Pilandok sa kanyang mga laban, kaya naman lagi siyang nananalo. Subalit, sa pagkakataong ito, bumalik sa kanya ang mga nagawa niyang panloloko o panlinlang, kaya siya naman ang natalo. Sino kaya ang hayop na nakatalo sa kanya? Isa kaya itong malaki at makapangyarihang hayop? At sa paanong paraan kaya niya natalo ang Pilandok? Halina't iyong alamin. Isang hapon, mainit ang sikat ng araw, kaya't nagpa siya ang matalinong Pilandok na magpunta sa paborito niyang malinaw na batis upang doon magpalamig at uminom. Isang malaki at gutom na baboy ramo pala ang nakatago sa gilid ng malalabay na puno at naghihintay ng anumang darating na maaaring makain. Nang makita niya ang Pilandok ay agad na nagningning ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumabas at tumarang sa daraanan ng Pilandok. Sa wakas, dumating na din ang aking pagkain. Gutom na ako sa maghapong hindi pagkain, Pilandok. Kaya tumanda ka na dahil ikaw ngayon ang aking magiging hapunan. Kitang-kita ni Pilandok ang matutulis ng ngipin at pangil ng baboy ramo. Takot na takot ang Pilandok dahil alam niyang sa isang sagpang lang sa kanya ay tiyak na magkakalasog-lasog na ang kanyang payat na katawan. Subalit, hindi siya nagpahalata. Kawawa ka naman, baboy ramo. Maghapon ka na palang hindi kumakain. Pwede mo nga akong maging pagkain, pero alam mo, sa gutom mong yan at sa lit kong to, tiyak na hindi ka mabubusog sa akin. Kung gayon, anong gagawin ko? Gutom na ako. Pabilis na nag-isip si Pilandok. Tao! Tao ang dapat mong kainin para mabusog ka. Sasamahan kita sa paghahanap ng taong tiyak na makabubusog sa'yo. Ano ba ang tao? Tiyak ka bang mabubusog ako sa tao? Ang tao ang pinakamalakas na hayop sa buong mundo. Mas malakas pa kaya kaysa sa akin? Oo, malakas talaga ang tao. Subalit, sa talas ng iyong mga ngipin at pangil, at sa bilis mong tumakbo, tiyak na kayang-kaya mong sagpangin at kainin ang tao. Nahulog na nga ang baboy ramo sa bitag ng Pilandok. Paniwalang paniwala ito sa kanyang matatamis na pananalita. Kung gayon, samahan mo na ako sa tao at nang ako'y makakain na. Basta't tandaan mo, kapag hindi ako nakakain ng tao, ay ikaw pa rin ang magiging hapunan ko. Naglakad-lakad nga ang dalawa sa kagubatan hanggang sa mapunta sila sa isang tanim. Nakarinig sila ng tinig ng isang batang tila tuwang-tuwa sa paglangoy. Nakita nila ang isang batang lalaking nagtatampisaw sa bati sa ibaba ng talon. Yan! Yan na ba? Ang tao? Susungga ba nagkakainin ko na? Kaibigan, hindi pa yan ang tao. Sumisibol pa lang yan. Kahit hindi ka pa masisiyahan dyan. Kung gayon, saan natin makikita ang taong gagawin kong hapunan? Doon! Sa duwing nilaga pa!
Nakakita sila ng isang taniman ng mga kamote. May isang matandang lalaking nagtatanim. Nakabaluktot na ang likod niya at naglalakad na lamang sa tulong ng baston. Iyan na ba? Iyan na ba ang taong gagawin kong hapunan? Ayoko niyan, payat at hindi ako matitingir yan. Tama ka dyan, kaibigan. Payat masyado yan at hindi ka magugusog dyan. Tira-tira na lang iyan. Hindi iyan nababagay sa isang matikas na baboy ramong tulad mo. Kung gayon, saan ako makakakita ng taong kakainin ko? Gutom na ako. Niloloko mo lang yata ako eh. Ikaw na lang ang kakainin ko. Wag! Wag, kaibigan! Ayun! Ayun na ang taong laan para sa iyong hapunan. Tiyak na mabubusog ka riyan. Dahil malaman iyan at tiyak hindi mo nagugusto yung pangkumain ng isang munting hayop na tulad ko pagkatapos mo siyang makain. Ang sabi ni Pilandok sabay turo sa isang matikas at matangkad na mga ngasong naglalakad sa gilid ng hubad. Kumuko, Pilandok! Ito na nga ang hapunan ko! Ang sigaw ng Baboy Ramos sabay sugod sa nabiglang mga ngaso. Subalit, nabiglaman at natumba ang mga ngaso ay mabilis pa rin itong nakabangon at napaputok ang dalang riple kaya tinamaan ng Baboy Ramos. Nakahinga ng maluwag ang tusong Pilandok. Ngayon siya nakadama ng matinding uhaw, kaya't naisip niyang muling bumalik sa bodies upang ipagpatuloy ang naputol na pag-inom. Tahimik na umiinom ang Pilandok nang biglang may maramdamang may sumunggap sa kanyang isang paa. Paglingon niya, nakita niya ang buhayang makailang beses na niyang nilinlang. Alam niyang galit sa kanya ang buhaya, pero galit rin siya dito dahil lagi siyang pinipigilang uminom sa batis. Sa halip na magsisigaw sa sakit, ay mabilis na umisip ng solusyon ang matalinong Pilandok. Hay nako! Kawawa naman ang buhayang ito! Hindi mo kilala ang pagkakaiba ng patpat sa paa ng isang usa! Subalit, hindi siya binitawan ng buhaya. Sanay na kasi itong naiisahan ni Pilandok, kaya ngayon ay natuto na siya. Baka isa na namang patibong ito ng Pilandok. Balit, hindi pa rin tumigil doon ng Pilandok. Buhaya, kulit ka ba? Ba't yung ang kagat-kagat mo eh? Kataan pa ako. Ang malakas na sabi ni Pilandok, sabay taas ng isang binti. Biglang binitawan ng buhay ang kagat-kagat na paa ng Pilandok. Akmong susunggaban na sana nito ang isang paang itinaas ng Pilandok nang mabilis itong makalundag palayo. Sisingsisi ang buhaya. Naisahan na naman siya ng matalinong Pilandok. Habang naglalakad pa uwi ang Pilandok, ay nasalubong niya ang isang suso. Dahil maliit ang suso, ay naisip ng Pilandok na kayang-kaya niyang magyabang dito. Hinamon niya ang suso sa isang karera at anong laking gulat niya nang pumayag ang suso at nagsabi pa itong kayang-kaya niyang talunin ang Pilandok. Ang hindi alam ng Pilandok ay kalat na sa kaharian ng mga hayop ang kanyang pagiging tuso o mapanin lang, kaya't napaghandaan na ng suso ang araw na siya naman ang maaaring pagdiskitahan ng Pilandok. Kinausap niya ang kanyang mga kapatid. Magkakamukha sila at aakalain mong iisang suso lang sila dahil sa kanilang pare-parehong itsura. Nagsimula na nga ang karera. Agad umarangkada at tumakbo ng ubod ng bilis ang Pilandok. Subalit, paghinto niya sa kaligitnaan upang silipin kung nasaan ang kalaban, ay anong laking gulat niya nang magsalita ang suso. Ano, Pilandok? Pagod ka na ba? Gulat na gulat sa kung paanong nagawa ng suso na mauna pa sa kanya
Kaya't mabilis na tumakbo ulit ang pinandok hanggang sa makarating siya sa dulo ng karera nang halos lumawit ang dila sa pagod. Subalit, hayun! At nauna na naman ang suso na ipinagbubunyi na ng ibang mga hayop bilang nagwagi. Hindi makapaniwala ang pilandok na natalo siya ng isang suso. Natalo niya ang mabangis na baboy ramo. Natalo niya ang malaki at mahabang buhaya. Minsan naisahan na rin niya ang isang matalinong sultan. Subalit, heto, siya naman ngayon ang natalo ng isang munting suso. Suso, kung sa paanong paraan mo man ginawa iyon, tinatanggap kong tinalo mo ako. Matalino ka nga, binabati kita at dahil dyan, ipinapangako kong iiwasan ko na ang ginagawa kong panlalamang sa kapwa. At muli, nagbunyi ang mga hayop na nakarinig kay Pilandok. Tandaan, maging maingat sa iyong pakikitungo sa mga taong manloloko upang maiwasang maging biktima nito.